Tubig mula sa bato. Ikalabimpitong kabanata. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nagkampo sila sa Refidim, pero walang tubig na mainom doon. Kaya nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." Sumagot si Moises, "Bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon?" Pero uhaw na uhaw ang mga tao roon. Kaya patuloy ang pagrereklamo nila kay Moises. "Bakit mo pa kami inilabas ng Ehipto? Mamamatay din lang pala kami rito sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop namin." Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. "O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako." Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pangunahan mo ang mga tao kasama ng iba pang mga tagapamahala ng Israel. Hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao." Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. Tinawag ni Moises ang lugar na Massa at Meriba dahil nakipagtalo sa kanya ang mga Israelita at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi, "Sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi?" Natalo ang mga Amalekita. Nang naroon pa ang mga Israelita sa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na iniutos ng Diyos na dalhin ko." Kaya nakipaglaban sina Josue sa mga Amalekita ayon sa iniutos ni Moises, habang sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa burol. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises. Kaya kinuha ni Aaron at Hur ang isang bato at pinaupo roon si Moises. Itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moises at ganoon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Kaya natalo ni Josue ang mga Amalekita. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isulat mo ito para hindi makalimutan at ipaalam mo ito kay Josue. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita." Gumawa si Moises ng altar at tinawag niya itong, "Ang Panginoon ang aking bandila ng tagumpay." Sinabi niya, "Dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang mga kamao nila sa trono ng Panginoon, patuloy na makikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman."